magandang umaga o magandang gabi, Luzon, magandang gabi, Visayas, magandang gabi, Mindanao. Ano ba talaga ate? Tanong yan mismo si Pagkulong Noynoy Aquino. Ngayon hindi lang isa, kundi tatlo po ang napolis. Yung listahan po yan, anong mga umanoy sangkot sa pork barrel scam. Alam na raw ng Pangulo ang nilalaman ng mga listahan. Ang problema, magkakaiba raw ang bilang ng mga pangalan. Nakatutok si Ruth Cabal. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong listahan umano ng sinasabing utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napolis ang nakarating na raw mismo kay Pangulong Noynoy Aquino. Ang unang Napolis ng mga taong sinasabing sangkot sa pork barrel scam, natanggap daw ng Pangulo bago pa man makausap ni Napolis si DOJ Secretary Laila De Lima. Pinasa niya ang listahang ito kay De Lima. Ang pangalawang Napolis ang ginawa ni Napolis sa harap ni De Lima nang mag-meeting silang dalawa sa ospital ng Makati. At pangatlo ang listahan raw na nakay Secretary Ping Lacson. Naikwento lang daw sa kanya ni Lacson ang highlights ng nasa listahan. Aminado ang Pangulo kasama sa tatlong listahan ang ilang kaalyado niya. I think I've seen, yung physically seen, I've seen two. And they don't agree with each other exactly. Whichever of the three lists that you saw, kung may mga allies po kayo na nakasama dun sa listahan. Very knowledge. Mm-hmm. Marami hindi. Mm-hmm. Pero alam na kasi parang, pag sinabi ko yung may discrepancy, yung number, nagpa-fluctuate eh. Di ba? Parang, hindi mo na gano'ng phrase na. Ano ba talaga, ate? Gusto raw malaman ng Pangulo kung bakit iba ang listahan na galing naman sa isang testigo lang. Pero di tulad ng harapin sa palasyo ng Pangulo si Napolis noong sumuko ito makalipas lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya, sa pagkakataong ito ayaw na raw makausap ng Pangulo si Napolis. Naniniwala naman ang Pangulo na sa puntong ito, di pa napapanahong ilabas ang mga listahan. Is it safe to reveal? Parang, even that by itself, you have to resolve first. Why are there differences from the information you're getting from one witness? Instead of trying to clarify matters, it might be trying to, you know, cloud the whole issue, make the process that much more difficult at arriving at the truth. Bukod kay Napolis, sabi ng Pangulo, pinatututukan din daw niya sa DOJ ang iba pang kaso. Kasama na ang binasura ng ombudsman na kasong graft laban sa dating Pangulong Gloria Arroyo kaugnay ng fertilizer fund scam. Nais raw niyang pag-aralan ng DOJ kung pwede pang maisampa ulit ang kaso basta't may makita pang malakas sa ebidensya. Maging ang ahensya ng gobyernong di tinukoy ng Pangulo, pinamamadali na rin daw niya sa DOJ ang pagsasampa ng kaso. Sorry, hindi ko muna wawarningan yung aming iniimbestiga ng kasalukuyan. Basta, can I just say na sobrang kapal talaga nitong pangkat na to. Talaga feeling nila, they will never get caught. They will never be caught. I will prove to them that that is not the case. Mula sa Myanmar, Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras.